Hello mga kabesh. What's up everyone? Dito na nga man na naman pala tayo sa ating Melia Quintista. At marami tayong pag-uusapan ngayon tungkol sa nalalapit na undas related doon. Like separation anxiety, tapos yung mga kwentong kababalaghan. Actually, dahil malapit ang undas, nalulungkot na naman ako dahil naalala ko yung time ng namatay yung mother ko, October 23. And the following day, October 24 naman, yung birthday na ni Jeff. So, that was more than, that was 2002. So, more than 20 years ago. Pero parang fresh pa rin dahil at this time, 1 week, Monday, inatake siya. Yung hindi na siya makaihi. And then, pinahawak na sa akin yung, body 1 month before. 1 month before ng September, dinala namin siya sa ospital dahil pumutok yung glaucoma niya. Then, after that, yung glaucoma niya ay pinalaser, isang mata lang. So, successful naman siya sa St. Jude. At sa St. Jude kasi nandun yung mga kaibigan namin, ng mga doktora at saka sa laboratory, si Ate Bing, sila doktora, Basta yung dating mga kasama ng mother ko sa hospital ng Simeon Cunanan Hospital na naging Santa Mesa Heights Medical Center. Wherein yung pinsan naman ng mother ko, third cousin niya, sila Uncle Honorio Gabriel yun ay stockholder doon. So, sa madaling salita ay nandun ang mother ko as dietitian since grade 6 yata ako. So, nakakatulong-tulong na ako that time sa hospital sa dietary section. Anyway, since mga medical staff ang nanay ko. So, syempre, marami rin siya mga kilala, mga doktora, doctors, and medical staff na nalipat naman sa ibang hospital nung nabenta niya yung hospital. Anyways, retired na yung mother ko nung namatay siya at the age of 75. So, yung 75 years old niya ay nasa province na siya sa sa Baliwag. San Rafael, Bulacan. Doon nakabili ng bahay ang ate ko. Sana, antok na ako. Anyway, ang kwento na, tsaka yung mata ko, malabo na. Kaya masyado yung flashlight. Flashlight ba yan? So, ang nangyari, nung namatay yung mother ko 1 week before, nung ganitong panahon ay dinala na siya sa hospital dahil hindi na siya makaihi. Wherein for a month time ay binigyan naman siya ng gamot para sa potassium kasi every now and then yung gamot na binigay sa mata niya habang pang healing process ay papaihi niya lagi. So, kailangan niyang mag-replenish ng potassium. So, kailangan niya kumain ng saging. So, sa gabi, ihi siya ng ihi. But, in 1 month after, lagi kasi siya dumadaan sa harap ng ng CR, ng kwarto ko sa Bulacan. So, hindi siya natutulog. Ako naman, hindi rin ako natutulog dahil binabantayan ko siya. Kaya lang sa kabilang kwarto sila. Pero sa kwarto ay mag-isa lang ako.
Marami akong ginagawa. Parang hindi ako mahilig makatulog nung aga. So, after 1 month na ihi siya ng ihi, bigla na lang, hindi na siya makaihi. So, sabi ko, bakit nagkaganon? Sabi niya, alika, punta tayo sa doktor bukas ng umaga. Pero that Sunday ay nilalagnat siya at ayaw na niya kumain. So, ang sabi ko, Nay, ba't kahit lugaw ayaw kumain? Wala daw siyang gana. Pero lagi tuwing luluwas ako ng Manila, kunwari mayroon akong dapat trabahuin. Gusto ko umuwi agad ako. Parang may ibang feeling ako na parang nanay ko kasi masakit, ayoko may mangyari sa kanya pag time na nawala ako. Kasi ganun kami ka-close ng mother ko. Siya yung BFF ko. So, at that time, no, sinabi ko sa kanya na sige, dadaling kita dyan sa clinic ni doktor. Na isang tricycle lang naman. Paglabas lang ng subdivision namin. Doon eh yung ano, cancer doctor siya. Kalimutan ko na kung ano yung pangalan na. Pero sa ano yan, sa Tambubong, San Rafael, Bulacan. So, nung nilagyan siya ng catheter, pinauwi niya kami. Tapos na tricycle kami na. Sabi niya sa bahay na lang. Si OB ko daw. Eh, nagtaka ako, bakit dugo yung lumalabas instead na ihi, ay dugo. So, bumalik ako sa clinic dahil pina-ultrasound ko siya muna sa bayan, then pinauwi na sa akin sa bahay. Then, imumonitor na raw. So, yung result naman, binalik ko sa doctor. Nalaman ko nga na, at sinabi ko nga na, instead na ihi ang lumabas, ay dugo. So, sabi niya, ibalik mo kaagad dito sa akin sa clinic. So, binalik ko by tricycle. Tag-tag nga yun. So, nahihirapan si nanay dahil nakakabit yung catheter. Tinanggal si catheter at pagkatapos eh, maraming dugo doon sa ano, sa bag. Sabi ni Doc, o sige, tatapatin na kita. Kailangan kong malaman ang consent nyo na just in case ma-test natin yung ano, yung laboratory test niya yung lumabas na cancerous yan. Cancer yan. Ay, parang may daan sa ano, sa daanan ng ihi ay parang may bukol. Which na ano ko na, nakapako na yun. At sinabi ko nga sa kanya, Nay, wala yan. Sabi ko, baka hindi naman ano yan. The day before, sinabi, pinakita niya sa akin, pinahawak niya sa akin. Natakot ako. Ba't ka ako hindi mo sinasabi? Ang tagal-tagal na palang nararamdaman mo eh. Eh, isang buwan ka nang kakaong umiihi. Puyat na puyat ka nga sa kaiihi. Dahil umaga na rin kaming dalawa natutulog dahil nga panay ang ihi niya sa gabi. So, sa madalit salita, yung nanay ko, that day, nasa trabaho yung mga kapatid ko. So, ako naman at saka yung bunso na yung kapatid ang natitira sa bahay kasakasama ng nanay. So, pinaalam ko na sa ate ko, itinext ko na ako eh, kailangan madala sa ospital, sa same tube na rin. Dahil sabi ni Doc, eh, doon sa Kulilan. Eh, syempre, yung doktor niya nasa Maynila, nasa same tube. Kuha pa ba kami ng medical history, edi, syempre, so, dito na rin sa Manila. So, along the way, umiyahe kami nung Monday night. Umiyahe kami dahil wala kaming ambulance, kotse ng bayoko ang ginamit namin. Sa highway, sumusuko si nanay sa kotse. So, umihinto kami para sumuka. So, wala naman siyang kinakain, bakit ganun? Sumusuko siya. Because that night, hindi na siya, nang na-admit na kami, sa ano, eh, kasi bali ward lang available, pay ward rin. So, yung mother ko, hindi siya natutulog. Sabi niya, nasa na ba si Doc? Kasi hindi ako makatulog. Sakit. Piko, Nay,
Papa-injection ang kita na lang na siguro ng pain reliever. Eh, hindi naman pong pahig yung mga ano pagkawala daw yung mga nurses na hindi advice daw ng doktor. So, parang binigyan naman siya ng ano, pain reliever na injection. Pero, at ganun, masakit pa rin daw. Masakit. Sabi ko, doon, ano ba? Sabi, bukas, sige, darating na si doc by 10 o'clock. So, hindi talaga kami natulog dahil sumisigo sila na sa sakit. Parang bigla-bigla na sakit. Eh, may mga kasama kami doon. Sila mga dalawa. Sabi niya, wawa naman yung mother mo. Sabi ko, nga, sana umaga na para nandiyan si doktor. Then, sinabi nga ni Doc, i-ready siya by 2 p.m. kailangan siya mabuksan or ma-surgery. Dahil nga sabi ko, yung catheter, eh, dugo na nga lumalabas. So, in-schedule na siya for 2 p.m. So, sinabi ko sa mga kapatid ko, nagdadati na sila. So, from pay ward, hanap kami ng ibang room na solo lang niya. So, si ate yung naghahanap sa mga nakikipag-coordinate sa mga nurses. Habang ang mother ko ay nasa loob ng operation OR. Maya-maya pa ang usapan, mga 2 hours or wala pang ano. Kina-text na ako ng sister ko dahil nasa labas ako nag-iintay. Labas ng hospital, nagdadasal ako sa mga chapel. Biglang tumawag yung sister. Akit ka na dito, ganito, itong kwarto, ganyan. Oh, bakit? Nandito na si nanay sa payway. Solo niya yung kwarto. Oh, bakit ka ako na-operahan pa? Sinabi niya sa akin, sinabihan na raw siya ni Doc na hindi na pwedeng operahan dahil may tumor si nanay sa daanan ng pantog, sa pantog. Yung malaking ano, dahil ang mangyayari, kailangan o-operahan ay baka risky na. So, ang gagawin ay lalagyan na lang siya ng para lumabas yung ihi dahil masama daw yung ihi na hindi nakalabas. At yun ang nagpo-cause ng pain. So, kakabitan na lang siya ng parang ano ba yun? Yung, may tawag dun eh na ano, yung bag. Urine bag. Steady na yan dyan sa daanan ng pantog, nakakabit. Parang catheter, pero nakakabit siya. Yung urine bag na lang ang pag umiihi, pag puno na, itatapon mo. Tapos, naka-steady na yun. So, it's better that way. So, naka-steady siya the following day. At the following day pa, bakit hindi na lang ngayon? Tapos, sabi nga, hindi na nga raw siya ibabiyahe sa ibang hospital pa para dun gawin. Dun na lang daw sa mismo clinic ni Doc sa St. Jude. Sabi ko, Doc, paano bigyan mo ng pain reliever para hindi siya sumisigo sa sakit. Masa kinabitan na nga siya that day. Sabi namin, tumor or cancer ng patungo. Tapos kailangan siya CT scan or hindi ko na alam yung test. Mga ilang days na kami sa hospital na gano'n. Pero si nanay, ang dami niya nakikita sa kwarto. Sabi niya, ganito, ganyan, may dumating na tao, ganyan. Pero then kami, hindi kami umaalis sa tabi niya. And then, that week, Saturday, Friday, yung labas ng result. Sabi, pwede ba uwi na namin ng Saturday? So sabi naman, okay daw. Pero kailangan lumabas yung result ng tanong Friday. So, nung sinabi ni Doc sa amin na iuwi na namin, Doc, ano bang result? Hindi na yung sasakyan namin. At nandun na rin kami sa labas, waiting na lang kami sa result ni Doc. Tatapatin ko na kayo, ang nanay nyo ay ganito. Ito, knowing niya, yung cancer ay kalat na sa buong katawan. Pag mula sa kidney, pupunta na sa
kanyang puso. At yun na yung last na pag ina, ano, pag tinamaan na yun, ay cardiac arrest na siya doon. So sabi ko, Dok, sabi niya, tatapatin ko kayo, lahat ipakain niyo na, lahat ng gusto, gawin niyo na. Ibigay niyo lahat ng gusto niyo kain, lahat within 2 weeks to 2 months. Sabi ko, Dok, hindi ka naman Diyos para sabihin mo sa kanya, sabihin mo sa amin yan. Sabi niya, Ate, naiintindihan ko kayo kasi yung mother ko na heart bypass din. Sabi ko, Dok, hindi ko matanggap kasi 2 weeks, isipin mo yung October, mag-uundas na, magpapasko na. Hindi ko namin matatanggap yan. Sabi ko, nandito pa rin yung pain. Anxiety attack. Anxiety. Separation anxiety ang tawag doon. Kasi BFF ko siya. Lahat na lang sinasabi ko sa kanya. Happy ko lahat. Sama ko siya pagka OFW ako. Hindi agad ako. Hindi ako naging successful. Nakaka-uwi agad ako. Pinakamatagal ko na lang ay nung first-timer ko sa Taiwan. Mahirap. Mahirap pala pagka yung mother mo ang very close kayo. Ang mawawala. Sasabihin sa iyo na mawawala. Hindi ko yung matatanggap. Sinabi ko sa nanay ko, Nay, hindi ko matatanggap na mamamatay. Pag namatay ka, tatakbo ako ng malayo-malayo, hindi ko matatanggap. Ito talaga matatanggap na kung payag na mamatay ka. Kahit nung nauwi na siya sa bahay, hindi totoo na 2 weeks lang. Ay, hindi totoo. Hindi mangyayari yun. So, gabi-gabi, nagdadasal kami, nagbinovina kami. Pero one night, siguro first night namin umuwi sa Bulacan from the hospital. Biglang may paru-parong brown sa loob ng kwarto. Bakit? Sumalik pa yung paru-paro sa mukha ko. Dumaan. Kasi may tumawag sa akin abroad. Sabi ko, nagdadasal kami. Kasi nag-novena kami kasi si mother ganyan niya. Eh, bakit naman dumaan yung paru-parong brown na malaki. Pumasok sa kwarto pero dumaan sa mukha ko. Parang malik. Saka ano ba ito? Ito naman, gabi na ba? Nagparu-paro ka pa. Hindi maganda yan. Butin lang, brown ka. Tapos, so, yung ordeal ni nanay for 1 week. Saturday, nilabas namin siya. Gabi-gabi niyo, the whole night, 24 hours, hindi siya natutulog. Kahit may pain reliever siya, meron siyang ini-inject sa kanya. Nakadextra siya, pero kumakain siya. Kahit matindi na yung pain reliever niya, hindi pa rin nawawala yung pain. So, sabi ko, Dok, ano bang klase ko? Sabi namin, may kaibigan si nanay doon na kwento. Sabi nga, huwag niyong iiwanan ang nanay niyo, huwag niyong tutulugan dahil baka bigla siya pumalis na hindi niyo alam. Sabi ko, hindi pwede mangyari yun. Tapos may kapitbahay namin kami nagsabi na, Oy, nakita ko sa tapat ng bahay namin na nasisil kasi yung sala wherein doon nandun yung TV, yung sala, doon natutulog, ay nahihiga ang nanay. Doon kami nagkikita-kita na nanood ng TV. Usap-usap, nagkukwentuhan. Biglang sabi niya, dapat hapon, sabi niya, mag-aalas sa ismi, nasilip kami sa bintahan, sa sala niyo na parang may nakaburol. Sinabi daw niya sa asawa niya, Uy, silipin mo nga yun. Bakit ganun?
bakit parang may nasilip ako nung nakaburod? Ah, nasabi niya sa akin yun. Nung pumunta ako sa tindahan the following day. Sabi niya, yun eh, Miyerkules, unmarked siya. Sabi niya sa akin, kasi ang nanay ko gusto, pinatawag na niya yung sister niya from Isabela na lumuwas na dahil gusto niya makita, gusto niya makasama. Nung tumawag ako sa cousin ko, kay Robert, sabi ko, sabi ni nanay, paluwasin mo na rin si Chaloreng. So, ang sabi naman niya, ate, Webes pa namin maidadala si nanay. Diyan, dahil dadaan kami sa, magbiyahe kasi sila by truck. So, maisasabay nila yung mother niya, Chaloreng. Yun ang pinakabunso na kapatid ng nanay ko at very close sila. So, sabi niya, sinabi ko, nay, ganyan daw, Webes pa raw luluwas. Sabi niya, abay, hindi ko na siya mahihintay. Sabihin mo, madaliin, paluwas yun na agad-agad. Hindi ko na siya mahihintay ng Webes. Nay, ano ba yan? Ba't ganyan? So, sinabi ko kay sa cousin ko na, Be, gawa mo ng paraan, makaluwas ka agad si Tia bago mahuli ang lahat. At gusto na siya makita ni tinanay. Sa palagay ko, hindi nakakabot ng Webes. Dahil may nagsabi sa akin na nakapot daw ng panahon daw na Miyerkules. Yung may nobina daw ang Mama Mary. Eh, di ba Miyerkules yung may nobina ng Mama Mary? Tapos nagpagawa na nga si nanay ng gusto niya, yung susuti niya yung naka-Lourdes siya, yung deboto siya ng Lourdes, naka-white dress na may meron lang belt na blue. So, ito na mga sister ko. Sa baliwag kasi, may sa palengke, may nabibili. Yung mga ibu, mamamatay, naibibili na yan eh. Pinaghahandaan ng mga damit. At kung nakabili nga ng damit, Sabado yata. Nagkwentuhan sila ng Sunday. Sabi na nanay ko, gusto ko, ganito suot ko. Nadulis yung sister ko. Hindi naman yun ang nabili namin eh. Kasi sa baliwag, kumpleto na. Kailangan, parang barong Tagalog pa, style yung mga dress pa nun. Meron naman siya sinuot nung sa kasal ng sister ko. Sabi niya, di yun na lang. Sabi nanay ko, ayoko, hindi ko susutin. Balik niyo yun, magpagawa kayo. So, ang ginawa ng sister ko, nagpagawa. Buti na lang, at nung binagbalikan niya ng damit, binilhan niya, may nagpagawa daw na white dress lang. Na derecho, na parang sa program yata, sa school. So, sukat naman, long dress siya na straight lang, tapos nilagyan lang ng belt na blue, like Mama Mary. So, alam na ng nanay ko yung susutin niya. Monday pa lang. So, nung Tuesday, nagpasabi siya sa akin na gusto niya ng kamote. Kamote cups na ilalagay ko sa sinigang na isda. Sa grocer, sa palengke, malayo. Sa labas naman ng subdivision namin, mga ilang kanto pa kami. Ilang blocks. Ayokong iwanan ng nanay ko kahit nandun ang tatay ko dyan. Kasi baka mamaya umalis siya. Nawala ako sa tabi niya. So sabi naman ng sister ko, sige na bumili ka. Pagdating ko doon sa kanto, wala naman na commodities. Sabi ko, nay, hindi na ako pupunta ng labasan kasi ayaw akong mawala ka. Ayaw akong umalis ka. Hanggat maaari, nandito ka sa mata ko. Hindi ka aalis. Hindi mo kami iiwan. Hanggang nung gabi na ng Lunes, ng Martes, sinabi nga, dumating naman ang auntie ko. Chaloreng, sa 21, 24 hours.
siya natutulog sa kwarto ko na nga ay natutulog. Tapos, yung time na yun, the following day ay kailangan na mag-asikaso ng sa opisina yung mga kapatid ko. Kailangan lang magluwasan. Tatlo sila, ay dalawa. Yung isang lalaki, inayos naman yung bahay na pang Christmas tree, magandang parang masaya daw. Ako naman, pumunta na ako sa mga magdadasal at dala-dala namin yung karaoke, nagdadasal kami sa bahay dahil wala pang pare. Nung gabi ng Tuesday ay may dumating na pare hapon. Ayun. So, nabigyan siya ng ostya, napakomunyon siya, nabigyan siya ng extreme unction ba tawag doon sa Catholic. Kasi naging sekretary ako ng parokya ng Perpetual Health dito sa Maynila at ganun ang ginagawa ng mga lay minister namin at saka ng pare. So, as much as possible, lumalakas naman ang mga may sakit kapag na bigyan niya parang ng healing oil and then yung communion and confession. Yun yung binibigay sa mga mamamatay. Kahit yung malayo pa, binibigyan sila ng ganun. So, lahat ay nagawa. That was Tuesday night. Dumating yung sabi ng nanay ko, bukas ka pa sa bintana. Andiyan naman si Whitey. Si Whitey tsaka yung anak niya. Sabi sa ng nanay ko, sa kwarto ko kasi lahat natutulog. Kabantay dahil baka nga raw umalis ang nanay, mamatay, walang gising. Magkatabi kami ng nanay ko na nakaupo doon sa nakasanda sa bintana, ganyan. Habang nandun lahat sila sa lapag, nakatulog pa sila. E bukas ang pintuan, dalawa lang kaming gising. Biglang sumigaw ang nanay ko, ayun na, nay, sama na ako, ay, Diyos ko. Nalta ko siya. Hindi ka sasama. Kasi ginaganan niya yung kamay niya. So, may pintuan. Nay, sasama na ako. Sabi ko, nay, hindi ka sasama. Kinuha ko yung kamay niya. Hindi ka sasama. Niyakap ko siya. Hindi ka sasama. Nagising yung nanday. Tatay ko, lahat sila. Bakit? Hindi siya isasama. Sabi nanay ko, nakamit ko siya. Sama na ako kay nanay. Kunay, please, huwag kang aalis. Huwag naman kami buwan. Mas alam mo, nung time na yun, tinignan niya ako sa mga. Sabi niya, ganun pala yung mga mamamatay. Yung bleeding eyes niya, para bang X-rated. Tumatago sa puso ko. Sabi niya, eh, paano naman ako, anak? Hindi na kaya ng katawan ko, sabi niya. Sabi ko, nai, sobra. Yung pang nagmamakaawa. Yun yung last words. Sabi niya, paano naman ako, anak? Hindi na kaya ng katawan ko. Parang bigla akong binuhusan ng malamig. Malamig na tubig sa dibdib ko, sa puso ko. Lumamig yung dibdib ko na parang kanina iyak ako ng iyak. Inahalata ko siya. Hindi ako bumipayag. Biglang nanlamig yung puso ko. Tapos sabi ko, talaga bang aalis ka na? Sabi niya, oo. Sabi ko, sige. Payag na ako. Parang hindi mabigat ang puso ko. Hindi masikip.
Pero sabi ko, Nay, pangako mo lang, huwag kang aalis na hindi ako gising. Na pag maidlip ako, huwag mo akong iiwan. Kaya medyo, yun yata yung time na nakatulog siya. At nakatulog rin ako, nakasandal kami sa may bintana, kami sila lahat natutulog. Tapos yung nanay ko, napatulog pala ako. Nandito yung mukha niya. Nakaganyan yata ako sa mukha niya. Kaya pagising ko, nalimpungatan ako, umaga na. Umaga na. Ha? Nakatulog pala ako. Pagtingin ko, mukha ng nanay ko. Salamat na yun, hindi ko umalis. Nakatulog pala ako, umaga na kasi. Oh, hindi naman ako aalis. Pero, aalis ka na ba? Sabi ko, aalis ka na ba ngayon? Kasi Miyerkules yun eh. Oo. Oh my God, aalis na siya. Sa ano ko lang sa puso ko. Pero hindi ganun ka, sige. Umagang-umaga yun eh. Sabi ko, edi, kumain ka muna ng almusal. Kain ka muna. Oo naman, kakain ako ng marami kasi malayong pupuntahan ko. Kailangan kumain ako marami. Ah, sige, ano bang gusto mong almusal? Kasi si tatay nasa kusina na. Ano bang gusto mong almusal? Ako gusto mo ng tinapay lahat. Yung kapatid naman niya, si Chelo rin, magkukwentuhan na sila. Sandali lang, yung bituan ng kwarto ko ay nakaharap sa kusina. Kaya nakikita ko sila, masisilip ko sila. Kahit nakatalikod ako, silip akong ganyan. Hanggang ng Miyerkules ng hapon na yon, yung sister ko, yung ate ko, napunta na sa opisina. Paalam mo na, nasaan ba sila mag-aalistres na? Inay, ano, nasa trabaho. Biglaan mag-meeting, kailangan daw makaluwas. Eh si yung dalawang babae, yung sister kong isa naman, eh nasa opisina rin, kailangan rin daw niya mag-report. Tapos, ang ate ko sabi, tagal naman niya umuwi. Di ka ako, alas tres lang sabi niya, uuwi na siya. Doon ko narinig, doon ko napagtantunan, nung lumabas ako ng harap ng bahay, na may tindahan. Sabi nga nung kapitbahay na mag-aalas sa isto, maaalis ang nanay. Ay, masilip niya na may nakaburol. Sabi ko, Diyos ko, yung sabihin pala na sinabi niya ngayon, mamayang hapon pala, alis na siya. Sabi ko, hindi ko matanggap, pero kailangan kong tanggap eh. Biglang lumabas si Tricia. Tita Ami, sabi ni nanay, timpla mo raw siya ng ano, ng kape. Magme-merienda daw sila. Eh, hindi pinagkakape ang nanay ko for 1 month na dahil nga so, operada siya sa glaucoma. Sabi ko, tingnan mo, oh. Ate, sabi ko doon sa may-ari tindahan. Nagbibili na siya ng mga gusto niya kainin. Ah, sige, sabi ko, bibigyan ko. Habang ako naman nagtimpla, ako na rin nagsusubo sa kanya. Gusto niya yung timpla ko raw na may gatas. So, ewan ko baka kahit yung mga boss kong Taiwan, just gustong-gusto yung timpla kong may gatas. Sarado na natin na ilan. Yes, sorry. So, ayun na, kwento dito ulit. So, sabi niya, pero that morning, after ng breakfast, umayag siya na liguan ko siya. Kanay, kailangan, ang lakas niya, bigla siyang lumakas. Yung duster niya, pink na sinuot niya. Sabi niya, dadaling ko yan. Pag ako na umalis, gusto ko yan rin na dadaling ko. Na sinuot kong yan. Paborito ko yung pink na duster. Isama mo yan ha. Sama mo yan sa dadalhin ko. And that day, that morning din, tinanggalan ko siya ng mahaba na may kuko niya. Sabi ng auntie ko, ay, ba't mo tinanggalan ng kuko? Hahanapin niya yan mamaya pagka umalis na siya.
kailangan isama mo rin yan. So, inipon ko yung mga kuko niya, nilagay ko sa tissue, nilalag ko sa plastic, at kako, sige, sasama ko to sa pink na damit mo. At yung paborito niyang panty, yun daw ang susuotin niya. Actually pala, hindi pala yun yung dadalhin niya. Hindi yung sinuot, pinagbihisan niya. Hindi, yun nga yung pinagbihisan niya nung naligo siya. Pero, nung hapon, kasi nagpapawis na siya, ay pinalitan ko siya ng damit, na duster, kulay pula. Pero pareho rin yun, yung design pareho. Yung pink na pinagbihisan niya ng umaga na binili niya sa akin, pinatuyo ko lang yun at pagkatapos ay hindi ko siya nilabhan. Yun ang sinama ko. Pinabaan ko sa kanya. Pero yung sinuot niya, pinaghubaran niya nung namatay siya na duster. Yun ang iniwan sa amin. Alam mo ba yun, yung pinakadulo ng mga ng laylayan ay gugupitan mo ng konting tela at yun ang bibigyan lahat ng anak, asawa, lahat yung mga gustong dahil daw, yun daw ay pampaswerte. Yun daw ang iiwan lang sa amin. Dahil nga umuulan nung namatay siya, para daw hindi ulanin kinabukasan, ay isampay daw yung kumot na ginamit doon sa tubungan. Maraming mga ganun mga kamayin. Kaya yung damit na huling niya sinuot, pati panty niya, lahat yon akin. Hindi ko yung pinatapon, hindi ko yung pinano, akin lang siya. Yun lang yung aamuyin ko, yayakapin ko. Para mawala yung pain na nararamdaman ko, yung lungkot ko sa kanya. Pero that day, nabigyan ko naman siya ng rosary, nag-rosaryohan namin siya. Tapos, totally nag-feed na siya. Nagpunta pa ang tatay ko sa 4 o'clock sa kabilang subdivision na nandun pa yung mga alaga niya, mga manok na pakain siya. Sabi niya sa akin, asan ba tatay mo? Hindi ko na kaya. Sabi niya, maalis na ako. So, pinatawag ko kagad ng tatay ko. As in, nagro-rosary kami. Kasi hangos na siya. Hinga siya ng hinang, sabi niya. Pero hawak ko yung kamay ka niya habang nagro-rosary kami. Palibot kami, mga pamangkin ko, kapatid ko, lahat. Nandun na dumating na. Tapos yun lang bunsong lalaki, pangalawa sa bunsong lalaki ang lumuwas at pumunta ng ng opisina. Tapos sabi niya sa akin, sabi niya, my loves, are you going back to your mother and father? Tapos alam mo, humiti si nanay, yes, my love, sabi niya din. Yung ngiti niya, alam mo yung transparent na may kinang sa mata. Parang merong star, kumikinang, tinamaan ng ilaw, ganun. Alam mo yung ang saya-saya ng itsura niya. Habang nagbibiro yung tatay ko, alam kong nasasaktan siya. Siya kasi yung may cancer for more than 20 years. At sinabi niya, hindi niya kaya kapag namatay yung tatay ko. Mas dapat na mauna siya dahil kaya lang siya lumalakas dahil sa nanay ko. Napakaduwag rin yan. So, sabi ng nanay ko yes, my love. So, sabi ng dati ko, okay, sige na, my love. Mauna ka na, susunod ako. So, ganung unusapan, maya-maya, wala na yung pulso ng nanay ko. Natapos ko yung grocery, natapos namin ang grocery ng nasa total, mawala na yung pulso niya. Diyos ko, sabi ko, hindi totoo to, na lahat ng
pulso niya, sa leeg, dito, sa pulso, heartbeat niya, kinapa ko, lahat. Sabi ko, ganun pala yung nawawala. Ganun pala yung namamatay, unti-unti. Unti-unti talaga. Nakita ko kung paano siya buhay. Natapos namin yung rosary. Sabi ng sister niya, hindi wala nang na. Sabi ko, ba't ganun? Hindi ko kaya. So, yung mga kapitbahay na nakakaalam, alam na may sakit si nanay. In-announce na lahat. In-announce na sa lahat. Eh, kasi hindi na natitigil ang mga kapitbahay na labas mask sa bahay nung pa. Since lumabas na siya sa hospital, maraming mga tumigalaw niya. Pero that day, na that time, 6 o'clock na pronounce ko na ulit siya. 6 o'clock ko lang na siya puso. Umalis, aalis na siya. So, sumigaw yung tatay ko yan. Wala na siya. Takbo yung mga kapitbahay. Pasok ko sa bahay. Automatic. May nagdadala na ng mga tinantin. Galing sa barangay. Mga buwan. Tamisa. Automatic. Naris na pala ng kapit. Oh, bakit ba? Ay. Kasi time na yun. Pinalabas na ako sa kwarto. Sila na daw mag-aasikasa. Huwag na raw ako bumara. Sobra na raw yun. Kasama pa ako. Sa tiya ko. Tsaka yung mga patatanda. Kapit ba? Sila nag-aasikasa. Sabi ko, ito yung mga damit. Ito na. Ayoko, hindi ko kaya. Ayoko, wala siya. Hindi ko makikita. Ayoko, hindi ako nakaharap. Pero syempre sa bahay, alam na kasi ng funeraria na hindi agad-agad iniimbansa mo. So, pag sa bahay ka natira na, ano, it takes 12 hours or 6 hours, ganun. So, kung 6 o'clock siya namatay, 12 ng gabi, 12 ng madaling araw pa siya maimbalso mo. Na-arrange na nila yun. Yung service. Dumating na yung mag-imbalso mo. Dito na lang sa sala gagawin. Sabi ko, tatanggalin niya ba yung laman loob niya? Hindi. Dugo lang inaalis niya talaga. Meron na sila yung galon ng mineral water na paglalagyan. Saan yung ilalagay yan? Eh, sabi ng tatay ko, ililibing na lang doon sa taniman. Doon hukay. Ganon. Maghukay doon. Doon sila. Doon may garden sa kabilang subdivision. Doon talaga gusto nilang malibing yung mga dugo nila. Hindi na naman sa amin yung anong garden na yun dahil nang namatay yung father ko, may nag-take over na doon ang mga kapitbahay. At doon nga raw napapansin nila pagkabi nung magkasama na yung parents ko. Nakaupo daw sila doon sa may kubo. Malapit daw ito sa pinaglibingan ng dugo. So, sa madaling salita, yun yung time na napakabigat sa puso ko. Pero nabanggit naman na kapitbahay na may mga patong mga kasabihan na after 3 days na kapag na matayang isang tao ay bumabalik ko yung nagpaparamdam. Sabi ko, ganun. Sabi ko, ayoko maniwala dyan. Di nga ako pumitingin sa ano niya, sa baong niya. Kahit ang daming tao, daan-daanan ko siya, hindi ako tumitingin. Hindi talaga ako tumitingin dahil alam ko patay na siya. Iba na mukha niya. Kapag tumingin ako sa mukha pa niya, mariremind ako na patay na siya.
kaya hindi ako tumitingin. Parang dadaanan ko lang siya dahil kahit nasa tabi ako, tabi ko yung kabaw. Punta ako sa kwarto nila, pero hindi ako natutulog. Punta ako sa kusina, punta ako sa CR, kasama ako. Eto lang yung sala, eto yung CR. Yung CR katabi. Magti-3 days na nga nun. Biglang daling araw, naiihina ako, sobrang naiihina ako. Sabi ng, naalala ko tuloy yung kwento ng kapitbahay namin. Paparamdam daw yung nanay ko. Sabi ko, naku, huwag naman, nay. Ayoko ng ganun. Maniniwala na akong patay ka. Tapos di, biglang, ako na lang pala na sa kwart, sa may sala. Dumating na kaibigan na 1 week lang nagkita pa sila, nakadaan pa siya sa bahay namin. Kausapan niya ang nanay ko. Kalalabas lang kasi daw ng ospital. So, umuwas lang siya ng Maynila. After 1 week, biglang, eto na, namatay ang nanay ko. So, makikipag, ano siya, lumalaw siya sa bahay. So, ayun. Nalaman ng mother ko ay, kausap ko siya sa sala. Biglang, sabi ko, sandali lang, Brad. Punta lang ako sa CR. Akala ko, mag-stay siya doon sa sala. Kasi yung bukas na may mga kwarto, ay mga tulog. May yaya pamangkin ko nasa likod sa may sala, ay sa may CR, ay kitchen. Sa may bintana ng CR, makikita yung kitchen. So all the while, lumabas wala si Arthur. Sakto papasok ako ng CR, sabi ko, Arthur, sandali, iihi ako ha. CR lang ako. Biglang, sige te, lalabas na ako. Allah! Pagsabi niyang ganun eh. At nasarado ko yung pintuan ng banyo. Bigla akong narinig niya. Ganun. Diyos ko, ang nanay ko. Yun yung hingal niya. Yun yung hinigit na niya yung kanyang hininga na sobrang pain. Gumano siya. Ang lakas. Sumigaw ako. Sinigaw ko yung kilabot ko kasi. Sumigaw ako at tinawag ko yung yaya na ng pamangkin ko. Ning! Sabi ko, Ning! Pasok ko dito! Pasok naman siya. Palibasa, laking probinsya yung batang. Sabi niya, ate, bakit? Andito ako sa sala. Dito ako sa sala. Tayo mo ako. Andito ako sa banyo. Yan ka lang kay nanay. As di, ay nandun siya sa sala. Patingin pa nga siya sa ano eh. Sa, ano ka ba ang nanay? As, dungan lang ako sa gilid ni nanay. Ay, pasensya na. Ayoko mong tanggapin eh. Pero, pinaramdam mo sa akin, napatay ka na. Salamat pa rin dahil naramdaman kita kahit natatakot ako. Kasi pag natakot na ako, ibig sabihin, wala. Ano na, patay ka na. Takot ako sa patay. Tapos di paglabas ko ng ano, nagulat tayo pa yung ano, yaya eh. Habang nandun siya sa may harap ng kabaong eh, dumaan ako eh. Sabi ganyan. Palabas na ako ng sala. Sabi ng nanay, sabi niya, ate, sabi ko, Ning, dyan ka lang. At ano, may kakausapin lang ako tao. Pero sa isip ko lang yun na, sinabi ko na, ipasesya na. Hindi ko kasi talaga matanggap. Di, nung umaga, nasabi ko na nga doon sa kapitbahay namin, dahil hindi na ako nagtitigil ng ano eh, ng sala na mag-isa lang ako. Basta sabi ko nga sa kanya, sabi niya, alam mo, tinawag niya ako kaninang mga alas 5 ng umaga. Kasi ganun daw yun tuwing alas 5 ng umaga. Nagwawalis na sa labas tapos nagbubukas na siya ng tindahan. Tinawag daw siya. 3 beses daw siya tinawag. Ganun daw nagtatawagan sila. Nag-usap. Parang tinawag yung pangalan niya. Tinawag ko talaga. Sakas, kote, ganun rin nalaramdaman ko. Kaya lang, hindi ko na pinagsabi sa kanya.
Nakasabi naman nila, ang OA mo, di ba, kanina eh, sinasabi mo, hindi mo kayang mawala ang nanay mo pagkatapos. Tapos biglang, takot ka? Parang, hindi yun kapaniwalaan. Pero sabi, ang OA mo naman, parang, overact ka naman, kanina, iba yung reaction mo. Tapos ngayon, iba na reaction mo. So, nung ililibing na si nanay, naglalakad kami papunta doon sa may sementeryo. Kanya-kanyang mga bodyguard kami, mga pinsan kong lalaki, nakaalalay. Yung pala, mga nasa ano ka, nasa kali ka naglilibing, binabato kayo na ano, na mga pera, ng mga tao. Yun daw ay pabaon, para daw, parang hindi sila halasin, or pabaon daw sa mga naglilibing. So, yung mga iba naman, pinupulot. Parang, ewan ko ba kung ano yung kasabihan mo sa mga ganun daw. Pero para sa akin, siguro mga 30 minutes kami naglakad. Kahit ilang 30 minutes, pabalik-balikin mo pa ako, pabalik-balik pa. Hindi ko gusto ilibing. Ganun pala ang pakaramdaman. Tapos eh, may pabaon pa. May sinisiksik pang pera sa kamay ng patay. Tigbe 20 pesos. Eh, lima kang magkakapatid tsaka si tatay. Eh, nilagay yung pera dito sinisiksik. At pagkatapos na, pagka ililibing na, ilalabas ng bahay, eh, kukunin mo yun. Eh, sabi ko, ako, eh, yung kapitbahay namin eh, sandaan nilagay para sa kanya daw yun. Dahil anak-anakan rin daw siya. Sandaan daw yun. Pabaon daw ng nanay ko. Nagmamadali ba naman na kukunin daw niya kaagad yung 100 niya. Hello? Di pa nga. Ayoko nga ilabas ng bahay eh. Sorry, sabi ko sa pinsan. Ano ba yan? Ayoko nga ilibing eh. Tapos siya, gusto niya, kunin niya kaagad para ilabas na. Sila yung maglilinis ng bahay namin. Magbabasag ng mga pinggan, mga gabis ko, yung mga mamahaling pinggan pa nang lumabas kami ng bahay. Yun ang pinagbabasag. Ewan lang kung lahat yun. Mga antigo, yung mga sa kasal pa nila nanay noon, na inatatago, mga antigo, pinagbabasag. Skaparate namin, nawalan laman, naubos yung laman. Since taga Manila pa kami, mga marami kami mga naipon ng mga ano at dinala doon. Skaparate ng mga arkorok, mga ganun. So, nung ilabas na siya, nung dumating na yung service, kinuha ko yung pera mula sa kamay niya. Ako nakakukuha. Maskip na maskip ang bibig ko. Nung pagkuha ko ng pera, inilagay ko sa dibdib ko, parang yelo. Parang yelo talaga yung pera. Ang lamig nilagay ko sa dibdib ko. Para akong nabuhusan ng sobrang sick ng dibdib ko. Para na namang nawala. Parang lumamig yung puso ko. At itinabat ko sa dibdib ko yung pera. Mga pera. At binigay ko yung pera niya. Kasi isang pera niya, nakasuksok sa kabilang kamay. Yung pera namin, nakasuksok sa kabilang kamay. So, yun ang kinuha ko. Siya naman, kinuha niya yung kanya. At nagmamadali pang umalis. Swerte daw yun. At parang may gagawin yata siya o pang-aano yata niya, pang susukal whatsoever. Hindi ko alam. Basta, kami naman, sila yung committee de pesteos para masabi na buong silang mga pamilya niya ang nag-organize ng magbabasag ng mga at paglilinis kayo ng lahat. Pagbalik namin, wala na laman yung eskaparate. Pinagbabasag daw. Sabi ko, basta importante sa akin yung pera. Kahit ibibente lang, yun, dun ka naramdaman yung lumamig yung puso ko. Pero nang maglilibing na naman kami, ayoko matanggap na ililibing. Hindi nakakoko alis dito sa ano,
sementeryo, babantayan kita. Eh, mga pinsan kong lalaki eh. Ate, ano ka ba? Ba't ganyan? Eh, sabi ko, hindi ko kaya tanggapin. Eh, nag-uuwian na yung mga pinsan namin. Wala na matira sa bahay nung gabi yun. Ang siste pa, pag uwi namin sa bahay, ang nangyari, sakit ng dibdib ko, sabi ko kay Nick, pamangkin ko, Nick, parang gusto kong humiga ng kama. Yun yung kinamatayan ng mga ko. Sa kwarto. Eh, maayos na naman, nalinisan na yun, na palitan ng cover, ganyan. Sabi niya, sige ate, kukuha mo na ako ng tubig na relleno. Eh, sabi ko, ano kaya mararamdaman ko pag humiga ako? At mag-isa lang ako dito sa kwarto. Nakabukas na napintuan. Paglapat ng ulo ko sa unan, parang may humapla sa akin gano'n sa ulo ko. Oh my God! Ang lamig. Tumakbo ako. Sa kusina, nandiyan sila lahat. Napasalampak ako sa upuan eh. Sabi ni pamangkin ko eh. Ano ginagawa mo dito? Kala ko ba humiga ka dun? Ayoko na. Ayoko nang mahiga. Hindi ko kaya humiga. Pero hindi ko pinarinig sa mga kapatid ko. Sinabi ko lang doon sa pamangkin ko. Doon lang kami sa labas. Mabot na ng 6 ng gabi. Madilim na. Di, ang pumpasok, walang pumpasok. Si tatay lang at saka ibang mga kamag-anak, kapatid din. Ayaw na ang pumasok sa loob. Kasi tahimik yung bahay. Nagpatumtum ng radyo yung kapatid ko dahil yung paborito ng kanta ng nanay, yun ang mga tinutugtog, yun yan, praise song ni Ogie Alcacid. So yung paborito rin tatay. So yun, sabi ko kay nanay, ay, ayaw namin, nagkukwentuhan kami sa labas nila, biglang si Jeff umiyak na. Eh, high school pa lang siya kasi birthday niya. 24, 23 na matay siya namin. 24. So, sabi niya, Nay, ano, ayoko nang pumasok sa loob. Sabi niya, bakit? Wala na si nanay. Tapos yun, nag-iyakan na kami namin. Eh, siya nilang yung bunso doon. Tapos biglang, kasi mga pamangkin kong iba, mag-uwi ano sa mga bahay nila. So, siya na lang yung alaga ng nanay ko. Tatay, biglang kasi pag natulubas kami ng Maynila, lahat siya na iiwan doon na high school siya. Kasi kasama siya ng nanay, nag-revendro sila, makain sila sa Jollibee, siya nag-aasis sa katatanda. Iyak na iyak si Jeff. So, naiyakap namin. Kasi hindi siya umiiyak noon. Nung namatay si nanay, nung nawala na yung ano niya, na nag-rosary kami. Nilawakan ko yung kamay ni Jeff, tapos niyakap. Wala na si nanay. Hindi siya makaiyak. Hindi na nakapaiyak. Ang asikip ng bibig ko. Pero, after ilang years, hindi siya, every now and then, meron akong mararamdaman kay nanay. Sa grasshopper, magpapakita sa akin. Yung grasshopper, yun yung nagpaparamdam sa akin. Ay, ano ba yun? Ano ba yung mangyayari? 2 years ago, ba't hindi ko na kayo nararamdaman? The day before the lockdown, nagpakita sa akin yung grasshopper. Dito sa bintana. Dito sa loob ng bahay. Nandiyan siya sa may screen. Kako, bakit may grasshopper dito? Hanggang gabi. Sabi ko, Nay, may problema ba?
Kasi tuwing may darating na problema, pabalaan niya yun sa akin. Pero, maaalpasa naman. Parang, pinatatatag lang niya ako. Oh, meron darating na problema. Maging matatag ka. Parang ganun. Ready mo na yung sarili mo. O basta nandiyan ka. O meron. For how many years? Nung lockdown 2 years ago. Pero kung 20 years na sila namin namamatay. 2 years ago, 18 years. After ilang years na hindi ko siya sila naramdaman, biglang, yun, nagparamdaman sa akin siya ng lockdown. Sabi ko na, ito pala yun. Bigla rin nawala yung grasshopper. Noong umaga, tapos lockdown na pala, kinabukasan araw na yun. Kinabukasan, lockdown na. So, that was the last time na naramdaman ko ang nani ko. So, eto na naman, a year. Ba't hindi ko na kayo nararamdaman? May problema ako. Nag-iisip ako kung lilipat ako. Kasi alis na rin kami dito. Magkakalakanya na kami ng buhay. Matitira na lang sa akin ng alaga ako. Meron naman akong isang kaibigan na may property sa Alfonso, Cavite. At pinagkakaguluhan yung kanila properties ng mga kamag-anak hanggang sa umantong na sa korte. At yung brother niya, malangat na kaluluwa niya, Ate Elsa, eh, di masama na, pinagbabantaan na ng mga kamag-anak. So, iniluwas na at doon naman nag-stay sa mga kapatid. Si Ate Elsa naman, kaibigan ko siya 2 years ago, before the lockdown, nagkita pa kami. Tapos after the lockdown, yun nga, nalaman ko nagkita kami. Tapos sabi ko, sa akin ka na umuwi. Umuwi na ako sa Cavite. Wala akong kasama doon. Doon na tayo titira. Kasi balak namin gawin home for the aged, yung part ng, ano niya, parte niya sa kanyang, sa mga lupain na yun. So, sabi ko, sige, kakausapin ko yung kaibigan ko. Gusto niya mag-invest. Biglang iniisip ko, na yung napakalayo na Alfonso at may problema sila. Ano kaya ang magiging buhay ko? Marami akong problema. Siyempre, financially, kailangan stable ka or meron kang pang-umpisa. Pagbabiyahin namin doon. Saan ako kukuha? Wala akong hawak na pero wala akong trabaho ngayon. Wala na akong naipon. Naloloko pa ako ng ibang tao. Konti pinaghirapan mo. Naloko ka pa. Hindi ka pa binayaran. Sinusunod ka pa sa kautangan. Sunod-sunod pa yung nagsakit. Sunod-sunod pa kami. Nangyari yung isang ano, before na ma-accidente ako. September 4 yung birthday ko. Mga before August 30 na nagwawalis ako sa labas. Biglang sabi ko, bakit merong ano, brown na parang magbabrown, green na ano, na dahon dyan sa may pituan, sa may rug. Iwinalis ko, nagwawalis ako sa harapan. Tumalbog doon sa legs ko, sa likod ng legs ko. Ay di pinahid ko. Pagkapahid ko, ay nakita ko, tibaklong. At napilay yung isang paano ko. Nagkubat naman. At ko, sorry ka ako, napahid kita. Hindi ko akala ko ka ako eh, damo. Dahon. Eh, paalala ko. Nasapat? Nay, ikaw ba yan? Anong problema? So, August 30, nagkita kami ni ang ginawa ko, yung grasshopper, nilagay ko sa binta, sa ano, sa puno. Tsaka lang, magpalakas ka kasi napilayan ka. Hinata mo kami, tulungan mo kami kung ano man darating na problema. August 30, nagkita kami ni Ate Elsa sa office niya. Then, ilas ko sa Midland. Ang saya-saya pa niya.
Sabi niya, ano, yung ali ka na, uwi ka na, uwi tayo sa amin. Alam mo, yung lola ko, napanaginipan ko, nakangiti eh. Sa isip-isip ko, hala, baka sinusundo ka na. Pero hindi ko sinabi. Tapos sabi natin, Lydia, la, ito na, baka ito na, huli niyo magkikita. Hindi, ah, pupunta pa ako sa kanya sa August, sa September 6 after ng birthday ko, luluwas kami. Pupunta kami sa NBI, kakataas. May hearing siya, attend kami doon. Para alam ko rin yung bahay niya. Pero uwi na agad ako sa malayong Cavite. Nag-also pa, liblib daw yun. At hindi na raw safe dahil binangga daw siya at yung aso niya ay sinagasaan. Ay, hindi natin alam kung sino sinadya yun o kung sino man yung balak na pumatay sa inyo sa bumangka. Kaka hindi ka na safe doon kasi aso mo nga binabangga na sinasagasaan. So, baka ikaw rin kaka. Hanggang sa dumating yung time na August 6, nag-text ako. Kako eh, hearing niya rin yun eh. Kakasabi ka ako na, ay, hindi ako makaluwas, hindi ako makapunta sa kanya dahil na kapos ako sa hawak ng pera. Pamasahe ko, pabalik-balik. Eh, tawag na lang ako. Pero tumatawag siya sa akin, alas 3 ng magandang araw, bigo na magkita ka na. Hanggang sa after mga almost a week na, punta ako sa office. Sabi ng ano, LO doon, liaison office. Uy ate, yung matandang kaibigan mo na babae, ano, patay na. Ha? Sino ka ako? Yung kapatid ni Mang Ramon. Ha? Sa Delsa? Ba't nangyari? Ano nangyari? Bakit ka na sa office? Alamin mo na. Nahanap ka nga nila. Eh yung pala, tinatawagan ako ng Ate Lydia at noong August o anong September 2 doon, nalaman nga niya na namatay si ate at nagliligid na raw ng ganito, 18 yata o 19. Eh, kaka makipaglibig tayo. Eh yung pala, inatake si Ate Elsa September 2. Before na mag-hearing siya ng September 6, kumain daw ng aligin ng alimango at nakomatose. Noong September 2 yata o 6, ay namatay siya. 2 days after. So, ang sakit naman. Sakit naman yung nangyari. Pero at least, nakapapahingin na si Ate Elsa dahil problemado sila sa lupain nila. Yung pala kaya ko ang sinasabi siguro ng nanay kung babala. Huwag akong hindi maganda ang magiging patutunguhan ko dahil baka kung just in case ako naiwan doon, paano na kami? Eh, nagkakagulo yung pamilya doon, yung mga kamag-anak niya dahil kinaangkin niya yung kalpaan at bala may hindi na magandang kasamang malaki sa brother niya. At nasa korte pa ang kaso. So, paano na kung just in case nandun ako, di pala ako na yung pinagkago, baka pati ako, idawit na nila. Baka natigap na ako. Nakakamix. So, itong kailan naman, yun na nga, na-aksidente ako. Medyo okay na yung palayo. Sakit pa rin dito. Kaya hindi pa nahihilat na mahihilat. Wala na yung maga. Pero pag mula dito, hanggang dito, hindi ko yan na igagalaw na matay. Yung sa pagkain, pagkain na bibend dito. Big purple eh. Maghawak ang kutsara o kahit yung sa kamay, kakain ako, hindi ko kaya. Hindi kaya ng kamay ko na hindi ano. Mga isa o dalawang sigong pagkain kataas. Kailangan kong alala yan. Kaya kailangan pa rin ma-orto to or
Shout out nga pala kay Maria Luz. Sis, Maria Luz Ocray. Thank you, sis. Nandiyan ka lagi para sa akin. Salamat sa tulong. Nakaka-intindi ka lagi. Thank you so much, sis. Kay Hedelin, dahil minasahin niya yung kamay ko na lang nakabenda. Yan. Shout out sa iyo, be. Hedelin. Heds, happy birthday, belated. Yan, hindi ako nakakalabas ng ginagawa. Dahil ito, mahirap talaga. Mahirap yung kamay ko. Pagkagabi, kailangan kong bendaan to pag natutulog na ako. Dahil ang pagmula dito, pababa sa arms, nagdanam siya. Isa pa palang ano ko, isa pa palang balitang hindi maganda. Nung nagkita kami ni ano, ni BFF na BFF ayun pe, shout out sa iyo pe. Ingat ka lagi. Thank you so much. Para ka nakitang kapatid na puso. Kaya importante sa akin yung safety mo, yung health mo, sa iyo ni Brad Pahag at sa family mo, sa parents mo, sa mga anak mo. Nabanggit niya sa akin na si Mamang, yung kaibigan niya, nakilala ko yung kaibigan ko rin tayo, namatay nung mismong election day sa school na kung saan siya ay bumoto. Napagtanto ko eh, nung panahon rin yun, election day, sobrang taas ng pinutahan kung ano, presinto. Tapos paikot-ikot ako, palibot pa. Hindi ko kasi sa paghahanap, paikot-ikot. Ang init-init, tapos paakyat, hilong-hilo na ako. Tapos pagdating na ano, ay inakyat ko pa yung ano, isang kwarto, isang floor. Pagdating sa third floor, hindi ko na kinaya. Ang sabi ko, naka-ano na lang ako, magapang na. So, ito hindi ko na kaya. Pinapakabait nila, nag-assist sila sa akin. Sa mathematic, yung nataon, stop door. Kaya niyo po po ba? So, oo. Uwis buhay pala ka ako magpa-ano. Tawag dito. Mabumoto. Pero nanalo naman sa awa ng Diyos. Maraming salamat sa iyo, President Bongbong Marcos. We love you. At masasabi ko, buwis buhay talaga ang pag-ano, ang pag-elect namin sa iyo. Dahil si Mama, alam ko, ang binoto rin niya ay si Bongbong. President Bongbong. Dahil lahat naman kami, ang kakaibigan ay puro mga ano, pati sa opisina ay si President Bongbong talaga noon pa. Ever since ay, tatay ko, tester ng ano, ay, kusinero ni President Ferdinand Marcos sa Gold Club naman. Sabi niya may Gold Club kasi ang tatay ko chef. So every now and then na yung may tournament si President Marcos, si tatay ang gumagawa ng mga pagkain niya. May taster, para tester daw ang tawag din. Na pagkatapos ng kumain ni President Marcos, before na kumain, titest mo na nung taster. Tapos, pagkatapos kumain, papatawag ang tatay ko. O, sino ba yung chef ninyo? Tapos, malalabasin doon at kakamayan siya, tapos bibigyan pa rin siya ng regalo ng President President Ferdinand Marcos. Kaya, malaking tulong sa amin yun, yung mga binibigyan na award sa tatay ko noon, nung shade chef pa sa Bilama Airways. Siyempre, may promotion rin yun. So, may kasama na rin regalo pera doon, financial health, ganyan. So, maraming salamat po. Nakaraos ang aming pag-aaral, ang aming buhay-buhay, ng pag-aaral high school, hanggang college. 20 years ang tatay ko sa Bilama Airways.
sabi siya nakapag-retire. Ilang years rin siyang nagluluto doon at na ipagluto niya ang Presidente Marcos hanggang kay sino pa to? Yung sumunod na Presidente ni Cory, Fidel Ramos. Yan. Yung mga panahon na nagtuturnament doon, may ipagluto rin nila. Pero pasalamat siya pa. At talagang very proud ang tatay ko na nakapagluto siya at naipakain niya sa Presidente Marcos ang kanyang niluto. So, maraming salamat. And I hope one day, makapasyal rin ako. Makapasyal sa Bilyomar Airways at saka sa Malacanang. So, yun na nga. Yun na ang tinatawag natin anxiety and separation. Diba? Separation anxiety. Na hindi mo matanggap. So, yung mga babala, tama ang nanay ko. Sabi niya sa akin, huwag ka na mag-alala. Pag-alis ko, swerte ka na. Kunay, paano na? Paano na kung mawawala ka? Kaya yun. Pero hindi ko rin tatanggap yun na mawawala ka. Pag namatay ka, tatakbo ako malayo. Sabi naman ang tatay ko, kung siya ay mamamatay din. Pag hindi ka umuwi, dahil ako'y nagtatrabaho sa Maynila nun, pag ako'y namatay, nangatake kayo pa ang nangyari rin sa hospital. Nakita ng kaibigan ko may third eye at naramdaman ko rin. So, masakit din, pero mas masakit yung naunang namatay na nanay mo. Yung next na namatay ng tatay ko, alam ko masaya-masaya na siya. Kasi natin ko nagpakita ng grasshopper. Grasshopper sa loob ng bahay namin sa kitchen, sa lababo. Up and down ng up and down yung ano siya, lakad ng lakad siya sa gilid ng lababo. Sa harap pa akong nagugas ako. Sabi ko, Nay, ikaw yan, no? Sige na, kunin mo na si tatay. Nahihirapan siya. Hindi ko may bibigay ang paligayahan ng kasama. Kahit ako, hanggang ngayon, nagsasuffer pa rin. Malungkot pa rin ako. Ganun pala, pagka single ka, yung nasanay ka, nandiyan yung magulang mo. Lalo na yung nanay mo, pagtanggal mo, the best friend mo. Ina-attake ka na anxiety, separation anxiety. Ayokong may mawawala. Pag nawawala yung alaga ko, namamatay. Hindi ko matanggap. Meron nga pala ako last, meron pa akong video no? Ang mga vlogs ko kay Inday. And I'm so thankful na at least na-document ko, na-share ko sa inyo ang video na yon. At ngayon, si Pauline, after 2 years na naman, lang hindi na siya ulit kumakain. Sakit man. Pero thankful naman ako dahil may mga pet lovers na nag-share ng kanilang ano. Dito na rin sa YouTube yung mga first aid na pwede mong magawa para sa alagang aso pa. Pag matamlay na. Pero kasi yung kasya kanyang ano, daanan ng ihi ay nasugatan at may abscess. So, nilalagyan ko siya ng betadine, nilanggasan ko siya at nilagyan ko na rin ng amoxicillin at yung water niya, mineral water, nilalagyan ko ng Mondex. Mondex, ito nga pala yan. Liquid water. Para sa mga nahihirapan ano, at matablay ang katawan ng mga aso at pusa. Bigay niyo lang ito eh. Ano eh? Dextrose, powder dextrose. At nilalagyan rin pag hindi makakain o matamlay. Yung Yakult, lagyan niyo rin ng itlog at samahan niyo na rin ng Mondex.
haluin nyo at ilagay nyo sa syringe. Tapos yun ang ipapasok nyo sa bibig nyo. For 2 days, hindi yung kumakain si Pauline. The other night, ginawa ko. I'm so thankful. Dahil kumain siya sa wakas. Ininom niya. Once a day lang yon. So, ngayon din, ginawa ko. Utay-utay, kumain naman siya ng mansanas. Ayaw niya kumain ng kanin. Baka siguro sa gums niya, nahihirapan siya. So, hindi na rin kami gaan. Tutulog, hindi ako natutulog. Dahil parang ngayon, hindi siya umihi. Konti-konti lang. Diyos ko. Sabi ko nga, magtsatsagaan ko. Papainumin ko siya. Kasi takot ako sa kanya eh. Dahil na maangay yan eh. So, hindi ko pinagpipilitan. Pero sa ngayon, pinakakausapan ko siya. Nahihirapan ka na. Sige lang. Alam na yung Diyos ko paano. Magsusurvive. Yung pain. Mawawala na niya. Pero, ayoko mas painful kung makikita mo. Nahirap yung alaga mo. Paproblemahin ko lang. Dati, ang pinaproblema ko nung mamatay sa inday. Before niya, mamatay ko saan siya ililibin. Hindi ko siya matatapon sa basuraan. Dito sa Maynila, hindi mo malabas ang malatapon ko saan nilalagay ang alaga mo. Hindi katulad sa probinsya, may mga lupa-lupa doon. Sa sementeryo ko rin nililibin yung mga aso ko. Tapos eh, nakikusap ako sa mga caretaker doon, nililibin yung aso ko, dinadala ko doon. Sila na nililibin. Tapos si Pauline, mabuti na lang na ililibin namin sa pet cemetery ng North Cemetery, Manila North Cemetery, si Inday. May vlogs ako dyan, video ko kay Inday. Mga before the pandemic, during the pandemic pala nang namatay si Inday, December. So, please watch, subscribe, and views, share. Dahil kailangan namin yan para mag-monetize na kami. 60 na ang lola nyo at kailangan namin mag-monetize. Makakatulong din yun. Next time ay share ko naman sa inyo ang kinatatakutan ng mga senior citizen. So, until here, this is where Amelia Conquista saying good night everyone. Umaga na pala. So, wala nang tulogan. Dahil magbabantay pa ako kay Olin. So, this is your ate, tita, Chang, Amelia Conquista. Bye for now. Good night everyone.